welcome back to my channel. So, kung bago ka pala sa channel ko, please subscribe and like those videos na hindi mo pa napapanood. So, yan, nakikita niyo naman sa title ng video na to. Sasagutin ko yung mga nagtatanong sa akin sa Facebook kung paano gumawa ng YouTube channel, kung paano magsimula mag-vlog, kung bakit ako nag-vlog, kung sumisweldo na ba ako, at kung paano sumweldo sa YouTube. And if you want to know the answers, just keep on watching. So, yun na nga, yung unang tanong is, paano gumawa ng YouTube account or YouTube channel? So, madali lang to guys. Pwede kayong gumawa through computer or through cellphone. Search nyo lang sa Google Chrome or sa kahit anong browser, Gmail sign up. So, ayun, may mga fi-fill upan kayo mga information about sa inyo. So, yung Gmail account kasi nagagawin nyo is parang yun na rin yung YouTube account nyo. So, please guys, huwag na huwag yung kakalimutan yung Gmail account na ginawa nyo kasi compare sa Facebook kasi pag nakalimutan nyo yung password nyo, pwede nyo pa siyang i-forgot password, pwede nyo pa siyang recover. Unlike sa YouTube, medyo mahihirapan kayo. Madaming process eh. Eh, di ba sa Facebook, parang may isi-send lang na code sa email nyo or sa number nyo. Ganun lang kadali. Pero sa YouTube, mahirap. Kaya wag na wag nyo kakalimutan yung password and email. Pag nagawa nyo na yung Gmail account nyo, pwede na kayong pumunta sa YouTube. Kahit anong YouTube application, basta YouTube. Pwede sa browser, pwedeng application, pwede kahit saan, basta YouTube. I-login nyo yung Gmail na ginawa nyo doon. Then, after yung i-login, may mga registration pa atang mangyayari doon eh. Ako kasi, ano, bago ako mag-upload ng video, may niregister pa ako doon keme-keme para mag-upload ng video. Yun kasi parang requirement sa YouTube. Ayan. Kung makikita nyo, hindi siya masyadong malinaw. Madami, di ba guys? So, wag na wag niyong sasabihin madaling mag-YouTube kasi mukha lang madaling tingnan pero mahirap yan. May mga sasagutin din akong question kung madali lang ba or hindi, ganyan-ganyan. So, yun, after nyo i-register, pwede na kayo mag-upload ng video na kahit ano gusto nyo. And after nun, syempre mag-isip na kayo ng content kasi ako yung content ko mix. Minsan lifestyle, minsan makeup na keme. And basta madaming content eh. Diba sa iba nakita niyo naman may mga parang gaming, music, ganyan-ganyan, makeup, prank, foods, ganon. Eh akin mix. So yung kailangan yung content niyo interested, tsaka unique para ganahan manood yung mga tao. Ako kasi feeling ko yung content ko sobrang corny. Kaya ayun, wag na wag yung papakinggan yung doubt niyo. Dapat mas pakinggan niyo yung mga sumusuporta sa inyo para mas na-inspired pa kayo mag-upload ng video. Next question naman is, paano sumweldo sa YouTube? Kumikita na ba ako sa YouTube? So, yan. Kumikita na ba ako sa YouTube? No. Hindi pa po ako kumikita sa YouTube kasi madami pong requirements sa YouTube na dapat nyong ma-reach muna bago kayo ma-monetize. So, first is yung requirements, 1,000 subscribers and 40 watching hours. Yung 1,000 subscribers, madali namang ma-achieve yan kahit paano eh. Ako kasi, kaka 1,000 subscribers ko lang and ilang months din kasi ako naging inactive kaya na-stuck ako sa 800 subscribers. Pero nung nag-upload na ako, ayun, na-achieve ko na yung 1,000 subscribers. Madali lang to ma-achieve guys. Magpatulong kayo sa mga friends nyo or sa mga relatives nyo, families nyo. Send nyo lang yung link ng YouTube channel nyo sa kanila. Then ayun na nga, pa-subscribe nyo or mag-post kayo sa Facebook. Ako kasi yung ginagawa ko para mas mapadali. Pag mag-upload ako ng video, sinastory ko sa Facebook, sinastory ko sa IG, pinapost ko sa Twitter, pinapost ko sa Facebook. Di ba? Para mas aware yung mga tao na, ay, ito, may in-upload na pala siyang bagong video. And ayun, yung mga hindi pa nakasubscribe sa inyo, isasubscribe ka na nila. 4,000 watching hours naman, yan yung sobrang hirap i-reach. Sobrang hirap as in. Ayan din yung problema ko ngayon para ma-monetize ako. 40 watching hours kasi, ano siya, kung sa minutes siya, 240 minutes. And kalahati pa lang yung naaabot ko. Imagine guys, mag-1 year na ako sa YouTube. Hindi ko pa siya na-achieve. Kasi ayun na nga, di ba, naging inactive ako. Siguro kung naging active lang ako tuloy-tuloy, na-achieve ko na siya. So ayun na nga guys, pag na-reach niya yung 1,000 subscribers, 4K watching hours, pwede niyo nang i-contact si YouTube para i-review niya yung mga videos na ina-upload niyo. Take note guys, wag kayong gagamit ng copyright song, mga kanta ng artista, kanta ng mga Hollywood artist, kasi maka-copyright strike kayo. Yung copyright strike guys, 0 to 3 siya. Pag nakatatlong copyright strike kayo, pwedeng hindi na kayo ma-monetize. Kasi syempre, di ba, madami rules and regulation yung YouTube. And yun na nga guys, nakalimutan ko. Bago kayo mag-start mag-YouTube, aralin nyo muna yung mga rules and regulation para, ayun, aware kayo and para hindi kayo ma-ban sa YouTube. And ito pala guys, yung na-achieve ko na sa requirements. Yan, kalahati pa lang yung watch hours. Magagamit kayo ng mga music or background effects sa YouTube video nyo. Pwede kayo mag-search sa YouTube ng no copyright song or no copyright background music para safe yung videos na i-upload nyo. And para wala na problema pag na-monetize na yung YouTube channel nyo. Sa mga gustong i-check yung watch hours nila, pwede nyo tingnan through YT Studio.
yan. Pwede niyong i-check dyan, i-login niyo yung Gmail account niyo. Check niyo yung watch minutes niyo. Kasi yung ako, yung watch minutes ko ngayon is 120,000. So, para malaman niyo yung watch hours niyo, 120,000 divided by 6, yung kanalabasan niyo, yun yung watch hours niyo. So, yun nga, yung naabot ko palang is kalahati nga, diba? And pwede niyo rin i-check yung watch hours niyo automatically sa computer. I-login niyo lang yung Gmail account niyo sa YouTube and i-check niyo YouTube Studio and may makikita kayong monetization. Then, dun, pwede yun lang i-check yung watch hours niyo. So, yung next question naman is, madali lang po bang mag-vlog or mag-YouTube or gumawa ng videos, ganyan-ganyan. Para sa akin, guys, hindi. Ang dami kasi nag-chat sa akin na, Ate Hana, paano po mag-vlog, ganyan-ganyan? Ate Hana, madali lang po ba? No, guys, ang dami nagsasabi sa akin na madali lang naman daw po sabi nila eh. Sabi nila. Pero kung sa akin ka magtatanong, hindi madali. Siguro madali kung may mag-vlog lang yung ginagawa nyo, kung hindi nyo talagang passion mag-vlog, kung wala kayong balak ma-monetize or wala kayong balak maging successful YouTuber or vlogger, oo, madali lang. Pero kung gustong-gusto niya talagang ma-achieve yung monetization, gustong-gusto niya maging successful YouTuber or vlogger, mahirap. Kasi hindi lang basta-basta to eh, madaming requirements, ang dami niyong dapat i-reach and i-achieve para lang ma-monetize kayo. Madali lang po bang mag-edit ng video? Para sa akin, hindi. Depende naman yung sa video na ginawa niya eh. Kaya ako kasi, pag nag-edit ako ng video ko, gusto ko yung nasa mood ako, yung hindi ako tinatamad. Para yung video na in-edit ko is, hindi pangit yung kinalabasan. Payo ko sa mga mag-e-edit ng video dyan, i-edit niyo yung video niyo pag nasa mood kayo or pag di kayo tinatamad para maganda yung kinalabasan. Sa mga nagtatanong din sa akin dyan kung anong app yung ginagamit ko pang edit ng video ko, yan, Filmora. Nung lumipat ako sa computer para mag-edit ng video, Filmora na yung ginagamit ko. Pero dati, sa cellphone lang ako nag-edit, kaya yung ginagamit ko is ito, KineMaster. Pero kasi ang problema sa KineMaster, may watermark siya. And may ginagawa akong hack dyan. And yun, yung next question, bakit ako nag-start mag-YouTube? Ito kasi talaga guys, yung totoong rason. Nung nasa Japan kami way back 2018, gustong-gusto na talaga mag-vlog ni ate. Kaso walang camera. And may binili ng camera si Papa dati. Kaso hindi siya pwede mag-video. As in for camera lang talaga. For picture. And yung nasa Japan na kami, nagpabili si ate kay Papa ng camera. Pang vlog talaga as in. So ito na nga yung ginagamit ko. Canon M6. M6 ba to or M60? Di ko alam, basta Canon siya. Di namin siya masyado nagagamit nung umuwi na kami sa Pilipinas. Eh, sobrang hili ko talaga manood ng vlog ng mga YouTuber. Katulad nila Lloyd Cadena, Jamil, Princess and Nicole. And sabi ko sa sarili ko, bakit hindi rin ako mag-start mag-vlog? Kasi sayang yung camera talaga. Hindi talaga siya nagagamit for video. As in for picture lang din siya nagagamit. And yun, di kasi parang nagiging mannerism ko na rin mag-mema vlog sa phone ko. Like, hi guys, ganun-ganun. So yun nga, pinush ko yung sarili ko. Gumawa ng video, gumawa ng vlog, gumawa ng YouTube channel. And ito na nga yung kinalabasan. Hindi ko in-expect na ma-achieve ko yung 1,000 subscribers. And nagulat din ako guys yung unang upload ko ng video, siguro yung nighttime skincare routine part 1. Nagulat ako kasi after 3 days or 1 week, na-achieve ko agad yung 300 subscribers. And ayun na nga, sinunod-sunod ko yung pag-upload para mabilis ko ma-achieve yung requirements ni YouTube. Ang daming nag-chat sa akin, Ate Hana, ganyan-ganyan, kailan ka po mag-upload ng next video nyo? Para mas naging inspired ako mag-upload ng video, lalo na pag alam ko sa sarili ko na, ay, ito pala, may mga nag-aantay pala sa akin mag-upload ng video, ganyan-ganyan. Kahit naubusan ako ng content, nanonood ako sa ibang YouTuber, like, nila Zainab Harake, yun, parang, dun ako kumukuha ng content sa kanila, dun ako kumukuha ng idea. So, ayan, any tips para sa mga beginner or sa mga nagbabalak gumawa ng YouTube channel? Huwag na huwag niyong papakinggan yung mga negative na sinasabi ng mga ibang tao na, kesyo, nagbumuha ka daw, tanga, ganun-ganun. Kasi, hindi yan nakakatulong pag pinapakinggan niyo. Dapat believe in yourself. And ipakita mo yung totoong ikaw sa video mo, huwag ka magpapanggap. Kasi pag nagpapanggap ka, hindi ka magiging successful eh. Hindi ka magiging tawag dito. Hindi mo ma-reach yung goals mo. And ito, pinaka number one. Pag nagbabala kayong gumawa ng YouTube nyo or pag nagbabala kayong mag-vlog, huwag na huwag nyo munang iisipin yung sweldo. Huwag na huwag nyo iisipin na, si sweldo na ba ako? Ganyan-ganyan. Kasi hindi yan nakakatulong eh. Parang ang lumalabas ito is, habol nyo lang is sumweldo. Hindi nyo pinapriority mapasaya yung mga viewers nyo. Dapat unang-una, magbablog ka kasi passion mo, kasi yun yung gusto mo. Kasi ako natutuwa na ako pag may mga nanonood ng video ko, kahit konting tao lang yan, at least diba may nakaka-appreciate ng video mo and ganyan.
saka ako na iniisip yung sweldo. Oo, nire-reach ko yung requirements ni YouTube para sumweldo, pero mas pinapriority ko pa rin yung mga viewers ko. Diba? Para mas ganahan sila manood. And dapat di rin kayo tinatamad, talagang pinupush nyo yung sarili nyo. And kung ginagamit nyo yung pang-vlog is cellphone lang, walang problema dun, okay lang yun. Kasi syempre, nagsastart ka pa lang naman, beginner ka pa lang. Basta, maganda yung pinapakita nyo sa video nyo. Mas kaganahan panoorin ng tao yung video nyo, diba? And yun guys, that's all. Thank you so much sa mga subscribers ko, sa mga nanonood ng video. Kasi kung wala kayo, di ko rin marireach yung ibang requirements ni YouTube. And yun guys, please just keep on watching my videos para kahit paano natutulungan nyo ako maging successful sa YouTube life ko. And yun guys, that's it for this video. Please subscribe to my channel and click the bell icon para lagi kayong updated sa mga videos ina-upload ko. Bye! Thanks for watching! Mwah!